Hello mga guys, magandang gabi po sa inyo, no? Sa ating grupong electronic technician. So ngayon guys, meron lang akong i-share kung para ba ayusin tong plancha sa buhok na kadalasan lagi yun ang sira niya, yung hindi na umiinit. Iba-iba kasing klase itong mga model na mga plancha sa buhok na ginagamit sa kadalasan sa mga parlor, sa mga beauty salon. So ginagamit to. So guys, nakailang ayos na din kasi ako nito. Bali ngayon ay ngayon lang ako magpa-vlog ng gantong unit na plancha. Ating iba is mga digital type pa. So may mga display pa dito na mga LCD. So ito guys, mukhang hindi naman siya kamahalan kasi indicator light lang ang tinginan ng temperature niya. Usually is kadalasan is mga LCD. So ito is ginagamit lang nito is mga color. So yun, isabihin nito is 220 degree Celsius is red, 200 degree Celsius is yellow, blue 180 and green is 160. So dito guys, nag-indicate siya kung anong init ang dumadali dito once na pinindot natin tong pinaka-yellow niya. So ito yung pinaka-adjustan ng temperature, then ito yung pinaka-power. So guys, dinala dito sa akin to ng isang customer ko, ng isang katrabaho sa salon, beauty parlor, nag-ereban. So ang sabi niya daw kasi is yung kalahati hindi na umiinit. So itong heat plate niya, tinatawag na ceramic heat plate, kalahati na lang daw yung umiinit, yung kalahati hindi na. So kadalas kang sinisira nito guys, yung pinaka mica heater filament niya, yun ang nasisira. So hindi naman siya totally napupundi siya. Kadalasan guys is napuputo lang yung pinaka terminal niya doon sa loob. Sa kagaganon, kagagalaw is napuputol yun. So guys, sa kaso nito is ganun lang naman gagawin natin. Ibabalik na natin ang terminal, natatanggal sa pagkakabit at hihinangin natin. So guys, itong panghinang dapat damihan natin kasi pag hindi kasi dinamihan is kinapalan yung pagkakahinang kasi baka possible matanggal ulit siya. So sa mga inayos ko naman ito, wala pa naman nagbabackjab sa akin na nasira ulit. So yun lang suggest ko sa inyo is dagdagan na lang hinang para hindi matanggal na ulit. So bubuksan na to at titingnan natin loob niya. Shout out po pala sa ating grupong electronic technician at advance merlis mga po sa inyo, lalo na po sa ating master admin na si Mojajo Technique. At alam ko is meron siyang big event sa kanyang live stream. So ewan ko lang kung natuloy siya ngayong Sabado or sa Lunes. So yun guys, ito lang pagbubukas niya. Kadalasan kasi siya nito guys, yan yung yung pinaka heat plate niya talaga napuputol yung pinaka pagkakahinang sa terminal. At nangyayari, yun nga to, hindi na umiinit yung kalahati. Minsan dalawa, nagpo-protect siya pag yung mga digital type siya na LCD na monitor. So sensitive yun kasi pag na-detect niyang yung isang heat plate hindi gumagana, isa lang, automatic niyang in-off yung system. So yun ang maganda yun kasi ito gumagana kahit sira na yung kalahati, gumagana pa rin yung kalahati. So yun, ayun ang pagkakaiba ng dalawa na isang digital at saka itong ordinary lang na indicator light lang ang adjustan niya ng init.
So titingnan natin dito sa unang heat plate, guys, kung nandito yung pinaka sira niya. At kung wala dito, nasa kabila siguro, nandito siya. So kadalasan yan, guys, puputo lang naman. Hindi naman siya kailangan palitan ng heat plate. At usually ganun lang nang lagi nangyayari. So si mga mayroong gantong plancha sa buhok, huwag niyo kagad itatapon kasi na madali lang naman ayusin. Sayang naman kasi yung bibili ito ng bago. So yun ang pinaka circuit niya, controller ng init, control IC, capacitor, saka itong pinaka MOSFET niya, or triac, baka triac to. So yun, guys, ito yung pinaka linya niya ng pupunta sa heat plate. Itong dalawa is sa main ng pinaka fuse niya. So may fuse din to, guys, na pag inabot niya yung sobrang init is magbo-blown siya at hindi na iinit yung pinaka system niya. So pinaka heat plate niya hindi na iinit. So meron din siyang thermal fuse for safety. So itong isa is for pupunta sa ceramic na niya. Tatanggalin natin to. So yun, tanggal na siya, guys. So yun, tama, guys, nandito yung pinaka problema at kitang-kita siya, ay yan, putol siya. Gaya na sinabi ko is napuputol lang siya. So yun, guys, oh, kitang-kita siya, putol. So yun ang dahilan kung bakit hindi na to uminit yung kalahati nito. Yung isa okay pa. So tatanggalin natin to para matanggal natin pinaka heat plate niya, yung pinaka heater, ceramic, at may balik natin sa pagkakatanggal. So yan. So pupos ko muna sandali, guys, para hindi tayo matagalan. So yun, guys, natanggal ko na siya. Titingnan natin kung paano ang pagkakatanggal niya sa kanya, at ibabalik natin siya. So ito yung pinaka lock niya sa pinaka heat plate, aluminum heat plate ng pinaka ceramic heater niya. So dito nagtatransfer yung init para uminit yung pinaka aluminum heat plate niya. So guys, yan, oh. Ito yung pinaka ceramic heat plate niya, guys, at mahirap po makabili nito. So usually po is talagang pag nasira to ay possible bumili na ng bago ulit. Pero sa lagay nito, guys, bihira naman siya masira kasi naka tatlo na akong gantong unit na naayos at hindi pa naman ako naka-encounter na nagpalit na ako ng ceramic heater niya, filament tinatawag. So may napansin pala ako dito, guys, hindi pala siya ceramic type na filament or heater. So napansin ko is metal type siya, oh. So nakakabit dito yung pinaka isang pinang ng heater ng wire papunta doon sa pinaka mainboard at isa dito sa parte na to, at napansin ko dito siya naputol. So yun, tingnan yung mabuti. So yun, dito siya naputol, tapos yung gitna niya, yun ang pinaka ceramic, o dito nagtatransfer ng init, hindi siya yung pinaka nagbibigay ng init. So yung pinaka nagbibigay ng init niya, itong aluminum na to na magkadikita na dalawa na to. So yan, nagiinit. So ibang klase siya, hindi siya katulad ng ibang na ice ko na
ceramic type talaga siya. So kaya pala madali na nasira to dahil doon sa ganitong klase na filament. Oh, na. So yan guys, idudugtong lang natin sa ganito. So ang problema na to is aluminum. Medyo magkakaroon tayo ng problema kung paano to ikakabit kasi aluminum siya. So titingnan muna natin guys kung ano maganda nitong paraan para gumana ulit. Aluminum kasi siya, hindi siya kakapitan ng lead or tingga. Panginang natin. So ipapause ko muna guys ha, kasi aalamin ko muna kung ano magandang paraan nito. At hahanap po na ako ng pwede natin ipalit dito o gamitin na pa dumikit yung pinaka wire. Pumunta dito sa isang naputulan na na linya. So yun guys, ipapause ko muna. So yun guys, balik ang tanda na ginawa ko sa kanya, no? So tinanggal ko muna siya doon sa mainboard para hindi ako mayakapan pagkalas o pag-remedyo nito. So yun guys, ang ginawa ko is kinating ko itong pinaka aluminum plate niya at kinuha ko yung sukat na naputol at rinol ko siya. Yun, rinol ko siya at inipit ko siya ng long nose para humigpit mabuti. So yan, no? Mahigpit siya. So yun guys, na isang paraan at para makonect yung dalawa na to at gumana ulit tong pinaka heater filament natin na ang gamit is aluminum. So napaka substandard ng pagkakagawa nito at hindi ako kumbinsi ito. So yun guys, ay ilang pinakadabis na remedyo na naisip ko sa unit na to, sa filament na to. So yun, kinahatin ko siya at rinol ko lang at inipit ko yung pinakadating terminal na natanggal. So yun, okay na siya. So ibabalik na natin tong heat resistant na to na kailangan is hindi siya masira o kaya magkaroon ng nandito yung pagkakatuklap ng insulator kasi baka magkaroon ng ground dito sa pinaka heat plate niya at magkaroon ng kuryente. So yun guys, ibabalik ko na siya at ikakabitin natin sa mainboard. So yun guys, okay lang yung ganito na siya kasi safe na din yan. Hindi naman siguro siya magagalaw. Huwag lang dito sa ilalim kasi mas delikado kung dito open. So tama, dito lang siya open at tatakpan na lang natin siya na hindi siya magkakaroon ng grounding sa pinaka heat plate. So yun guys, ikakabit ko muna kasi medyo matagal at sayang ang paghihintay niyo. So yun guys, nakabit ko na. So ito yung dalawa yung linya ng pinaka heater natin o heat filament natin. So guys, i-test rin natin kasi kung baka meron siyang grounded para for safety ng gumagamit. So yun, nakalagay siya sa guys sa 20k ohms ang resistance nito. So yun, so tatest rin ko kung meron siyang grounded sa pinaka heat plate papunta sa pinaka heater filament niya. So yun, tingnan mo natin kung wala ng tester. So yun, nag-0-0 isang pin. So okay, open, walang connected. Isa. So yun guys, open din. So ibig sabihin na wala siyang grounded. So safe siya. Ibig sabihin na ibalik natin na maayos itong pinaka filament niya nang hindi nag-grounded sa pinaka heat plate. So ikakabitin natin sa mainboard at para matestin natin kung okay na siya. So yun guys, yun nga pala guys, congrats po sa mananalo sa big time pa premium ni Master Mojajo at maagang Noche Buena package o Noche Buena prize na kanyang ibibigay sa mananalo. So congrats po sa mananalo. So sana isa din ako doon.
baka makaswerte, makaswerte din, di ba? Kahit paano. So yun guys, nakabit ko na. So yun, okay na siya. No? Okay naman pagkakahina. Balik natin siya na maayos. So ikakabit ko muna siya sa pinaka kahan niya guys. No? So ipupos ko muna. Para hindi kayo mainit. So yun guys, nakabit ko na yung pinaka back cover niya sa pinaka heat plate. So ikakabit na natin siya. So, inulit ko po, advance Merry Christmas po sa ating grupo, sa po ng mga member ng ating Tronics Technician Group, sa pamumuno po ni Master Mo, Jajo Technic. So, Master, advance Merry Christmas po sa inyo. At sana po lahat po tayo masaya. Kahit nandiyan mo po ang pandemic, so sana po stay happy lang tayo. At makakakaos din tayo sa pagdating ng panahon. So sana po lahat po tayo dito sa ating grupo is safe at naging successful po sa ating mga YouTube channel. Doon po sa mga baguhan po is sana po kung may time po kayo is pasyalan niyo po ang aming channel sa aming mga dating grupo na is balikan, babalikan na lang po namin kayo kung ano po ang aming naiwan sa inyo. So yan po, siya nga po wala sa dumaan na bagyo, bagyong Odette. So marami pong nasalanta sa bagyo na yon at nakaawa-awa po ang nangyaring kainatnan ng bagyo na yon dahil sa napakalakas. Marami pong mga bahay ang nasira. At kawawa po mga tao na walang masisilungan, walang matutulungan na maayos. So sana po kung mayroon tayong konting tulong, itutulong, isana magawa natin kahit sa paanong paraan, sa pagkain, sa damit, o sa pinansyal. So sana si mga malalapit po na mga technician natin dyan, ang kapa-technician, sana po kung mayroon kayong konting tulong o ano, tulungan po natin sila. Sa amin naman mga malalayo, siguro magdo-donate lang po tayo kung magkaroon tayo ng solidization para sa mga nasalanta ng bagyo is mag-ambag-ambag na lang po tayo siguro para naman kahit paano is matulungan natin yung mga tao na yun. Kasi kaawa-awa talaga yung nangyari sa kanila. Hindi biro yung bagyong dumaan na yon sa kanilang bayan. So sana po lahat po sila is okay at walang masyadong nasaktan sa dumaan na bagyo na yon. So yun guys, binabalik ko na po yung mga spare part nito o mga lock at tornilyo nito. So yung spring niya is yun po yung spring niya. Siya yung nagbubuka ng ano, para bumuka-buka to siya. Bumuka-buka. Yung spring na yan. So yun. Tornillo. At last, yung dalawang takip. Kabila. Okay, tapos na po. At magte-testing na tayo kung okay na siya. So dapat po, pakisa po uminit ng dalawa na to. At gagana na siya. So sasaksak na po natin. So pipindutin po natin power.
So guys, parehas na po uminit yung dalawa at okay na po siya. Mainit na po talaga. Naka-red siya, isabihin, sobrang init. Same po ang selector niya guys, ano? Pag blue is 106, 180, pag green is 200, pag violet is 160. So, and red is 220. So yun, mainit na po. Sobrang init na guys, patayin na natin. Yan. So yun guys, okay na siya. Mainit na po. Ay ko, masakit. Mainit po talaga. So yun guys, successful po ang ating ginawang plancha sa buhok na ginagamit ng ating mga mahal na nagtatrabaho sa ating salon at sa mga beauty parlor, ating mga mahal na Becky. So yan, ito po ang ginagamit nila, ito ang kanilang armas sa kanilang trabaho. Sa atin is soldering gun o soldering iron, sa kanila is plancha sa buhok. So guys, okay na siya. So thank you po sa panonood. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para sa mga bagong video is ma-notify ko po yun at makasunod kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. So thank you po guys at God bless po at advance Merry Christmas po sa inyo. Bye bye.